paano yan ngayon? Hindi ka na pagkatiwalaan ng PBA party list dahil binulgar mo naman lahat yan. No. Do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay niyo. He is a usual visitors of my barangay. Kasi we have an infra projects. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. And then for the third district, sir, parehas lang po. Madam Chair, Attorney Alex, please. Madam Chair, can we subpoena? Can we subpoena this person? Sa SK, sa SK. Sangguni, sa kabataang barangay po. I am punong barangay Rene Estorpe o barangay Centro San Juan, one of a highly urbanized barangay o Bagdao District. Yun sinasabi nila sa investigation na doon kunin yung mga boto sa mga maraming tao, no? Actually ma'am, sirs, ang barangay ko kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko, no? Kaya after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign, more or less half a day of the rooming signature campaign, ay inalam ko kung sino talaga ang involved, no? And part of my barangay personnel and staffs is involved to that signature campaign. That's why I called their attention na pinatawag ko sila sa office ko. And these bundles of recovered firma, honorable chairs of this committee, pinaimbargo ko to dahil nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus, meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, gina-public hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this 30 triplicate copy of this firma forms, ma'am, is compensated with, sa mga nagpatakbo nito, compensated with 4,000 pesos. Yun nga lang, siguro hindi nila na nakuha yung 4,000 na yon just because nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, ito lang yung nakuha. Pero right now, wala nang mga papel na nag-iikot sa barangay ko. Kaprene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aime. This Mr. Benzar Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay niyo. He is a usual visitors of
May barangay. Kasi we have an infra project. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. Migs Nograles. So she's from Davao, right? He is based on Davao. Thank you, thank you. Please continue. Last January 10, that was the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko, wala, hindi talaga ito nagadaan sa, dinaan sa insaktong proseso. No? And in fact, sa kadami-dami ng mga papel na nakuha ko, yung iba hindi na na ano sir, o hindi man niyo na pirmahan. Ito lang, this is more or less 30 triplicated copies, more or less this is 200 persons who has been signing in this PI's form. So sa akin po, sa tingin ko, parang may bayad na din. Dahil sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha, pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman lang din ang gusto nila na mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So, Kap, meron kang kasama dito na na-opera ni Binsar Yap ng 4,000? I have here... Sino dyan? Sino? This member of the may barangay staff na ano, sila talaga ang nagpatakbo sa pirma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kanilang signature after Kabulabugan. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, so, I have this video na after I confiscated or it was turned over to me, these bundles of PI sheets. So for what reason? Bakit nila gustong bawin? Anong rason? Bakit sabi gusto? Nila, just because I was videoed with my one of my councilman, he's on live covering during the my confiscation of that of these documents. Nag-react agad sila, no? Nagpunta sila sa barangay and then they have erased their signatures. And in fact, dala-dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So in-erase sila dyan sa papel na hawak mo? Yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Iyan yes. Nga po. Okay. Yes, Senator Bato, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpiyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirma nila. Tama ba yun? Particularly, Your Honor, yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of three persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisayno, ayan, andito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At ang sabi nga nila, Mr. Ben Sariap ay ang nagmudmud nitong mga form at binibigay on behalf of the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at ma-meet itong si Mr. Ben Sariap. Sinundo sila Ms. Monteposo, nag-park para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature.
basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, Madam Chair. Yes. Yan ito. Hindi, yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kanilang signature. In fact, pinakita mo sa amin itong kopya. Yes, Your Honor. Hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasubmit na na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Pero andito yung kumilik, tanungin natin yung kumilik, Director Rimlane Tambuang, ikaw ang RD, sir, di ba? During the last hearing, sinabi ni kumilik chairman na yung RA 6735 ay walang provision. Yung kanilang, yung inyong kumilik resolution, walang provision doon for the recall of the signature kung mayroong gusto magbawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong nga yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan, yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. As far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nandiyan sa office nila po yung signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd district na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies coming from the National Kumilik about the recall at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin, dahil karapatan namin yan. Signature namin yan. Sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping ng mga papel na sinabit na sa inyo, sir, kukunin ko yung papel, irisin ko yung aking signature. Pwede ba? What will be your guidance to your people? Yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, Madam Chair, ang guidance po. Yeah, yeah. Ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ang affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, hindi namin na maibalik until such time na ibalik yung affidavit, certification, yung Annex B na inisyu namin doon sa proponent. So, pero doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole sir, di na namin pwede maano until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na inisyu namin. So meaning, yung mga tao ni Kapitan, kung gusto nilang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Kundi puntahan nila yung tao na nag-submit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andiyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang, wala kayong, that hindi pa rin ninyo ma-iris yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Oh, itong pirma mo. Irisin natin, ha? Kasi gusto mo nang irisin. You cannot do that? We cannot
We can only take note of that, sir. Until such time na the commission in bank will give us the guidance, sir. You're saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi ang Madam Chair, ang trabaho namin is i-safekeep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir. The moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede i-crush na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo, kasi, kayo mismo mag-crush, mag-iris sa pangalan pag meron na sila affidavit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director Tambuang, nagugulan ako, ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat yan sa mga barangay ni hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao na liwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. Thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Kung mayroon lang po, madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdaw, Barangay Sentro Agdaw. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng estapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung halba, matakot ngayon yung taga-PBA party list, pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from National Headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po nung proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir. We have. Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, ang nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin, si Attorney Alex Blaise Cunanan. Attorney Alex Blaise Cunanan. I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings? Ha? Another name, please. Then for the third district. Second district.
Madam Chair. Can we, excuse me, Arde. Pakiulit yung pangalan nung isa, nung una. Sa First District, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Cunanan. Yes, sir. Attorney Cunanan. Is he from Davao? I think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blaze Cunanan. Yun lang? Yun lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification kasi siya yung nagdala nung signature, siya, sir. Siya nagdala na signatures? Siya nagsubmit? Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name? For the second district, sir, same person. Si Attorney Alex Blaze Cunanan. The same person? The same person, sir. And for the third district. And then for the third district, sir, parehas lang po. Madam Chair, Attorney Alex, please. Madam Chair, can we sampina? Can we sampina this person? Ha? Perma is here. Taga Perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan po. Do you know this person? Good afternoon, Madam Chair. Yes. Honorable committee members. Yes, you're recognized. Do you know the aforementioned Attorney Cunanan? We do not know any a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Oñate stated that it was PIRMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will have to verify, Madam Chair. Okay. So you're representing PIRMA? Yes. Yes, kayo, Madam kayo Chair. Dalawa? Yes. Yes, Madam Chair. So you're representing PIRMA and you don't know the people composing the PIRMA. Dapat alam ninyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng PIRMA, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house, ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit na itong PIRMA para tumakbo. I'm beginning to doubt. But anyway, Arde, to make it clear, because the Davaoinos, the Davaonons are listening to you right now. Yes, sir. Kung gagawin nila yung isang option, hanapin nila si Attorney Cunanan. Hanapin nila si Attorney Cunanan at pursahin nila, Attorney, kunin mo yung pirma namin doon sa Kumilik dahil daisahan ninyo kami. Dahil hindi nyo pinapaintindi sa amin na yung pinirmahan namin pala ay people's initiative na yon. Ang promise lang sa amin ng mga coordinator, bigyan kami ng AX tupad o anong ayuda. Kaya kami pumirma kasi gusto namin makatanggap. Puntahan nila si Attorney Cunanan, sabihan lang gano'n, at si Cunanan, ma-pressure, pupunta sa opisina nyo, i-withdraw ni Cunanan, with the absence of mechanics for the withdrawal of this signature coming from Kumilik National Headquarters. Can you give it back to Mr. Cunanan? Yes, sir. Yes, Madam Chair. And then para madali hanapin ito si Attorney Alex Blaze Cunanan, sir. Yung isang record po namin, Madam Chair, siya po yung, he is the legal counsel for Constitutional Reform Advocate Movement. Nakalagay dito sa... You said he is the... Can you repeat, please? He is the legal counsel, Madam Chair, of the Constitutional Reform Advocate Movement. Do you have on record an address of Attorney Cunanan, please? Wala po. He had to identify himself and provide contact details. Wala po, Madam Chair. The only record we have is the yung sinubmit po niya na parang transmittal. Then he affixed his signature above his name. Tapos may telephone number pala, Madam Chair. Please, Comsec, you get the telephone number of that Attorney Cunanan para imbitahin natin next hearing.
I'd like to go back to both the COMELEC and Kapitan Estorpe. Yung sa signature sheet, ano ang nasa ibaba? Is it the name of Attorney Anthony Abad or is it firma? If you could just quickly review the signature sheet. Actually, kasi hindi kilala ng firma eh. Ang nakalagay rito, ma'am, is ang petitioner is si Attorney Anthony A. Abad. That's right. So, again, it's Attorney Anthony Abad. I seem to not have encountered any signature sheets with firma stated at the bottom. Okay, just as a matter of curiosity, thank you, Cap. As a matter of curiosity, Director Tambuang, are you still receiving signature forms until now? Last Monday, Madam Chair, we received the directive not to receive signature sheets anymore. Okay. Pina-stop po ng may directive po binigay ang commission in pang. I see. So that's 29 January you stopped receiving. When was the last time you received? Madam Chair, tingnan ko muna yung record ko kay kailan yung last time na... That's na, okay. But as far as your record and your knowledge goes, following the directive on the 29th of January, Monday, you have no longer accepted any submissions of the signature forms. Is that correct? That is correct, Madam Chair. Thank you very much, Director. That will be all. Madam Chair. Director. Madam Chair, may I? Yes, Kapitan Estorpe, please. Madam Chair, paano itong parang nakuha ko na mga dokumento? I still have to keep this at my barangay executive drawers. Lagay ko na lang ito doon. Dahil hindi man ito na-endorse. Paano ito? The committee can accept that as exhibit A for this purpose and you can have your Xerox copy. For me to explain, Your Honors, these documents for me are sacred. No? Just because this is to renew our constitution or Your Honors. That's why kung ako lang, no, dahil may civil rights at saka constitutional rights din yung mga tao na babawiin nila yung mga pirma nila. So, I am the very nearest barangay government institutions which is andyan lang naman yan, no, sa community ko. So wala na din akong interest na i-submit ito sa COMELEC. Dahil andito, parang ako ang naging apprehending officer nito ngayon sa pagdakip nito. At saka, biktima man lang din yung mga tauhan ko sa barangay. Kaya, hindi ko rin ipagulong itong mga tao na to dahil gi-operen man lang sila ng 4,000. Tapos, yung kung binawi man ng mga tao yung pirma nila, it is their constitutional rights, Your Honors, na bawiin nila. Hindi naman ito na-submit sa COMELEC. Tama ka, Kapitan. Siguro, Arde Tambuang. Narinig mo si Kapitan, di ba? Ganito, Arde. Yes, sir. You are a lawyer. I am not a lawyer. I'm going to ask you this question. Are you administratively and criminally liable kung mag-give-in ka sa hinaing nitong mga kababayan mo? Na, sir, that is very sacred to us. That is our signature. Kinabukasan ng Pilipinas ang nakataya dyan, sir. Please, bawiin namin yan. Kung ikaw mag-give in, ibigay mo, ibalik mo. Oh, sa inyo naman yan eh. Oh, pangalan mo, Rene Estorpe. Oh, ikaw dito. Ikaw, pangalan mo, Juan de la Cruz. Ito. Oh, sa inyo itong papel ito. Sa inyo na yan. Are you violating any law? Any... whatever, administrative policies. Kung mag-give in ka sa kanila, magmakaawa sila sa inyo.
Sir, bawiin namin yan, sir, dahil aming pirma yan. Very sacred to us. Please, human rights namin yan. That is our, whatever legal rights, constitutional rights, whatever right, nandiyan na. Amin yan, kunin namin. So kung mag-give in ka, are you violating anything? Because in the absence of any standing policies, I think your own discretion can enter into the picture. Am I correct? Yes, Madam Chair, you are very much correct. But sir, we have received a guidance as to the safekeeping of the signatures. Because there are, alam po natin na may batas po dyan, the data privacy or ano. So gisipkip po namin, in case nakunin nila yung signature nila, then yun nga yung offer namin, Madam Chair, just give us your affidavit of recantation or whatever. Then siguraduhin po namin na safe po yung signature nila. The moment na gagamitin po ng proponent yung signature nila, di na po namin pwede gamitin for that matter kasi nirecant na po nila. Thank you, Arde. And I hope and pray you are at the Baunon. These people are also the Baunon. Please take care of their rights. Please take care of their signature. Thank you, Madam Chair. Native the Baunon. Yes, alam ko, kilala kita. You are a true the Baunon. So, I hope huwag natin pabayaan yung ating mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you very much. Would the two other capitanes, Roger Galido and Kapitan Ronnie Odeña, would you like to add anything to the discussion? Ano nangyari sa mga barangay ninyo? Ganun din ba? Magandang hapon po sa Senador Bong, no? Senador Amy and Senador Bato. So, nandito ako. Madam Chair, excuse me for a while. Before you continue, ha? Madam Chair, the address of Attorney Blaise Cunanan, andito lang, malapit lang. This is 20 minutes away from the Arcadia building. Kung makontak natin, baka pwede natin papuntahin dito. Habang andito yung mga nakapirma, oh, kanila yung pirma eh. So yun lang, Madam Chair, kumsek, please try to contact this person. Yes, Comsec, yes. Please expedite and we go back to Kapitan Galido. Rog. Magandang hapon po. No? Nandito ako, ma'am, upang ipakilala ko yung coordinator at saka yung nakapirma sa barangay. So, nandito yung mga ticket, no? No? Mga binigay nila at sila anong makausap, no, sa inyo. Okay, please introduce yourself, your name. Hello, good afternoon po. Good afternoon sa Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Bato de la Rosa. Ako po si Richel Sequeira from Barangay San Antonio. Ako po ang barangay coordinator ng PBA party list po. So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na couponan? May pag yan. Anong ibig sabihin yan? AX po. AX? Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Sinabi lang po sa akin is, yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is, pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Na, yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po na sabihin mo na lang na assistance. Sino kasi, ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Benzar Yap po. Mr. Benzar Yap. Mr. Benzar Yap. Benzar Yap. Yes, the same person. Yes. The same person na Madam Chair. Binzar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Binzar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, oh. Pwedeng papuntahan yon, papuntahin dito. Binzar Yap. Singit lang, Richel Baching. PBA coordinator ka ba? Yes, po. I see. So, itong si Binzar Yap, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay.
So, above you is Binsar Yap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Binsar Yap? Yes po. Sino? Congressman Mig Subiri. Mig Nograles po. Sorry. Mig Subiri. Sorry po, sorry. Damay mo ba si Mig Subiri dito? Sorry po. Mig Nograles po. Mig Nograles. Siya ang boss ni Binsar Yap. Yes po. Si Binsar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto yes, for PBA party list. Po. Ikaw, barangay coordinator? Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator? Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na? Nag-contact ako ng mga tao po para sila din ang mag-ano sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila. Pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay people's initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng people's initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa ano. Amendahan lang po sa saligang batas daw po. Yun kaya nga, pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ano ko po, tapos hindi, parang hindi nila na ano talaga. Basta yun lang, papirma sila para ano. And then, ang ano kasi, habol kasi gaya. Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na people's initiative, hindi? Ang pinaintindi mo lang, ayuda. Ang sabi ko lang po is, ano, may baguhin lang sa saligang batas. Yun may lang baguhin po. Sa saligang batas? Hindi ko na po alam kung ano. Basta yun lang, kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po, si Prok Leader po. Para Prok Leader? Pa, Prok Leader, punta ka dito. Sir. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Oo, kaya nga ako nandito po para maano ko po. Oh, sige. Magandang hapon po sa lahat. Right. Yes po, yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda? Yes. Nakatanggap yes, kayo po. Ng ayuda? O wala pa po. Yung coupon lang? Anong coupon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya. Assistance po. Ikip lang daw po kasi ano, may assistance daw pong ano, ipamimigay. Yun kapag po. May coupon, ipepresent pagkatapos nito, magkano daw ang makukuha? Magantay lang daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is, ikip lang daw po, and then magantay kung kailan magkano daw. Okay. Magamit okay. Ito. So, ikaw, kung wala yang yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma? Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma? Siguro walang wala. Hindi? Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odeña, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of... Hello. Yes po. Magandang hapon po, Madam Chair, Senator Annie Marcos, saka sa kay Senator Bato. Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odeña, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pagka may pinapapirmahan, nagkakandarapa, nag-uunahan po. So, tinatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi nung tumawag na yung mga prok leader na ito na may umiikot na papel. Ayun, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, people's initiative. Ayun, pinatigil ko. Nung una, ayaw pa. Kinabukasan, mayroon pa rin. May dalawang van na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi,
Ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kayo pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi nung nasabihan na imbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung venue po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na yun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong may, yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkos tumuloy sila sa isang meeting yata, ng isang bahay doon sa Bunawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na gustong bawiin? Kasi na, taon po nung kinabukasan, may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Baga, sino yun? Sino yung taong na yun? Arman Villarasa. Villarasa? Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma bagkos kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging problema ko. So, sa sandali, Kahibalo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado, pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay. So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung papel? Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik? Oo, pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan, nag-meeting sila sa isang mayroong lugar, Porok 17, tapos may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di ba kung may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw. Tapos, pamasahe. Ayun. Sino nakatanggap ng 200? Sino ba nakatanggap? Sa inyo dyan. Kayong tatlo. Binigyan sila ng 200? Binigyan kayo ng 200? Para saan yun? Pamasahe daw po. Ah, pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala. Wala nang hindi na binalik. So, taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Yung, alin sino po? Yung si Arman. Anong pangalan? Arman Villarasa. Arman Villarasa, taga saan? Ano po, Purok 15, Damiana po. Purok 15? Opo. Sa barangay? Damiana. Barangay Bunawan din. No? Barangay mo? So, puntahan ninyo. You are ikaw, kapitan, di ba? Gusto ng mga tao muna bawiin yung kanyang signature. Puntahan niyo siya. Pinuntahan ko po. Ang sinabi niya na ngayon, naibigay niya raw. Sabihan mo siya, si Villarasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik. Yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito dahil siyang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan. Kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So, you do what is right. You do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba? So, that should be the case. You lead the people to the right path. Gawin ninyo ang dapat niyong gawin. So, yung tao mo, Kap, ito sila, yung tatlo, sino nagpapirma sa inyo? Eh, pakibigay yung microphone, Kap. Nagpapirma sa MOA si Jingjing Rabadon. Jingjing? 04 Bonaplay. Bonaplay. Bunawan. Andito siya? Wala. Wala.
Anong sabi sa inyo? Bakit pinapapirma kayo? Ipapirma may kay magbigay ng ayuda. Magbigay ng ayuda? Oo. So, pirma lang kayo? Pirma kami. Nasaan ang ayuda? Hanggang ngayon walang ayuda darating sa amin. Ikaw naman. Claim stub. Ito po yung serve to us, claim stub po. Claim stub, yan. Pareho sa claim stub ng taga-Agdaw. Opo. Kayo, taga-Bunawan. Yes po. Pareho lang kayo claim stub. Sino nagbigay niyang claim stub mo? Yun nga po si Jingjing Rabadon po. Rabadon. Sabi, ito daw, limang tao, isang claim stub. So kung anong matanggap dito, hatiin daw ng lima. Oh, unfair daw naman. Sila dito, isa-isa, tapos kayo sa Bunawan. Oh, sa amin talaga, sir. 1:5. Oh, one lugi five. Kayo. 1:5. Hanapin niyo si Rabadon. Sabihin mo, inisahan mo kami. Lugi kami. Limang tao, isang stub lang. Sila, isa-isa lang. Oh. Ano? Go ahead. Ang utos po sa akin is, yung sa isang pamilya, kahit di ba, or yung ilang tao makapirma sa isang pamilya, isa lang ibigay. Head of the family lang po. Isang pamilya, isang claim stub. And then, yung lahat ng papel ko, hindi ko sinabmit po. Dapat, kinagabihan, dapat kolektahin na. Pero hindi ko binigay kasi ang iniisip ko yung kapakanan ng mga tao. Ayaw kong maano ang yung ano nila, pagsalig nila sa ako. Ayaw kong masira yung pag-ano nila, trust nila sa akin. And then iniisip ko yung kapakanan nila. Kaya wala akong sinabmit kahit isa. Kahit isa. Tinago ko po yung papel. Paano yan ngayon? Hindi ka na pagkatiwalaan ng PBA party list dahil binulgar mo naman lahat yan. No. Di ba barangay coordinator ka ng PBA party list? Ang importante po is ang kapakanan ng mga tao. Very good. Ganyan ang dabaw nun. Ganyan ang dabawin nyo. Kapakanan ng ating mga kababayan ang isipin. Then, to make it clear po, so, walang hindi alam ni Kapitan Roger Galido na kinabukasan niya pa naman nalaman. Yun po. Sigurado, kasi kung alam ni Kapitan Galido yun, hindi ka makapatuloy sa ginagawa mo. Babarahin ka niya. Kilala ko yan si Kapitan Galido. Kaya, hindi yan basta-basta magpabaya. Kinagabihan, hindi ko talaga sinabit. Wala akong sinabit kahit isa. Okay. Yan po. Thank you. Madam Chair, pwede pa rin pakinggan si Barangay, former Barangay Captain Rain, Ulan. Yes, actually, we welcome Captain Robert Ulan. And Kapitan ka ba ngayon o yes, former? Yes, Your Honor. Ha, nakabalik ka na? Yes. Kapitan very good. So sorry ha. Niisip ko kasi hindi ka pa kapitan eh. The same barangay. Na. Yes, Barangay Bukana, Your Honor. The biggest barangay of Mindanao. Ay, sorry Kap. Niisip ko talaga former kapitan ka. Nakabalik ka na pala. Yes. Congratulations. Yes, Your Honor. Madam Chair. And he provided an affidavit. Yes, ma'am. Saying that he heard there were gatherings by the former Kapitan Trajera. Yes, Madam and Chair. And that signature forms were being distributed for ayuda. Yes, and Mr. He that it wasn't true na para sa tupad. Yes, Madam. Actually, Madam, during last January 9, I received the information from my neighbors na there was a gathering from the house of ex-Barangay Captain Rolando Trajera. Rolando Trajera, Your Honor, is the coordinator of the Barangay coordinator of the Partiles PB Partiles. Then when I heard the information, Your Honor, naganda ka tinanong ko yung isa sa mga neighbors ko kung ano ang pinag-usapan doon sa kanila. So ang sabi, nagbibigay sila ng mga forms, no? Nagbibigay sila ng mga forms. At saka yung forms raw, ang sabi nila is ayuda, IKES, and for financial assistance. So maraming nagpupuntahan doon, Your Honor. And sabi ko sa kanila, nag-post ako ng sa IB post ko, sabi ko na, huwag kayong maniniwala dyan kasi ang tupad at saka yung IKES is from the government
government offices like this WD and the DOLE. So kung government ano yan, is dapat yan ibibigay yan sa mga elected barangay officials. So yung Sir Rolando Trahila, Your Honor, is not elected barangay officials, ex-barangay captain lang. So imposible na mayroon silang tupad or ikes na hindi wala dito sa amin na kami mga elected ngayon. So ang ginawa ko, Your Honor, is while nga nag-post ako, three times nag-post ako sa kanila, when I na-receive nila ang nakikita nila ang post ko sa FB, yun na maraming nagpupuntahan sa akin. Maraming nagsusurrender doon sa akin na sila ay naluloko, no? Sila ay naluloko at gusto silang i-withdraw yung mga signatures nila. Kaya, Your Honor, ang nangyari ngayon doon is binigyan ko sila ng advice na kailangan magpa-blatter sila sa barangay, no? Kailangan magpa-blatter sila sa barangay at saka sasabihin nila kung sino yung mga tao na nag-operate for signatures at nagsasabi na ayuda yung sinisignatura nila. So maraming nagpa-file ng kaso doon sa akin, Your Honor, no? At saka nandito yung ngayon mga summons at saka mga complaints, no? At pinadalhan ko sila ng summons. If I may lang po, Senator, go. Ano lang, singit lang ah. May tanong lang po ako sa inyo. Yung pagpapirma ba ng mga signature forms, nababasa ba ng mga tao? O pinapabasa ba? Baka mamaya niloloko na, oh, pipirma ka kasi bibigyan ka ng ayuda. Meron bang ganon? Wala, Your Honor. Ganito ang sabi ng mga tao ko, Your Honor. Ang ginawa nila, kasi may na-confiscate doon akong hindi, mga... Hindi, or... minsan di maintindihan. Alam mo, pag yung mga Pilipino minsan na... sige, pirma ka. Makakatanggap ka ng halaga. Ganon ang ginagawa ng iba. I'm sure hindi lang yan dito nangyayari sa ibang lugar. Yung mga kababayan nating no read, no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung, yung letterhead. No? Yan tinakpan ang mahirap, nila yung letterhead. Takpan mo. At saka pinapirma sila sana ganito at mayroong sabi na ayuda yan. Oh, tupad at saka ikes. Yan ang dapat tingnan ng COMELEC, sir, at ng buong komisyon, no? Na marami talagang naluloko dyan. Pinagsasamantalahan yung kahinaan po ng Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Huwag ho natin pagsamantalahan yung mga kababayan natin mahirap. Naghihirap na nga, pinapahirapan pa, pera naman nila yan. Pera ng Pilipino yan. So, yun, at saka nagbibigay ng claim stub, Your Honor, para ito raw ang i-claim nila. Sabi ko, naluloko kayo, hindi totoo yan. Hanggang ngayon, walang naka-receive sa mga constituent ko. At saka, madam, ma'am, senators, yung barangay ko ang pinakamalaking barangay sa buong Mindanao. 78,000 registered voters. At saka, doon nila kinoconcentrate. Ang alam ko ngayon is in every district, kukuha lang sila ng 3% of signatories. Then meron silang budget. So dito nila kinoconcentrate sa aking barangay dahil malaki at saka maraming population ang barangay ko. So nakakuha raw sila, as per information na receive ko, nakakuha raw sila ng more than 10,000 dito sa barangay ko. At they are willing mag-withdraw sila sa signatories nila because of my campaign. Cap Robert, may binabanggit kayo, sino nag-collect nitong mga, sino nag-mood-mood nitong mga signature forms and distributed the claim stubs? You mentioned the PBA Party List Office of Kagawad Momar Trahera at may kasama pa siyang mga iba pang kagawad at SK. Sino-sino ba ito? Sila yung mga party list na supporter, ma'am. Coordinator supporter. Coordinator. At saka yung office na yan, ma'am, yung si Kagawad, Momar Trahera, is the son of ex-barangay captain. Okay. So, binigyan ko yan siya ng opisina, ma'am, at hindi ko akalain na ginagawa, ginamit niya sa pangluloko ng mga tao ko.
At doon ko ito na nakakonfiscate itong forms na ito at saka itong mga stub na mayroong pangalan Momar Trahera at may signature po, ma'am. I see. So, ang pagkaalam mo, talagang coordinator sila ng PBA. Sila, talaga PBA talaga sila. During the time sa campaign bago lang election ng barangay, PBA talaga ang nagsusupport sa kanila. Okay, thank you. Would you like to add anything, Kapitan? Yun lang po, ma'am.